Hi, especially to Drew Fernandez, right? First of all, I owe you an apologies. Mag-a-apologies na ako dahil nagkasakitan tayong dalawa sa isang bagay na misunderstanding. Kasi we went out last night. We've been to one of the bar in Ortigas. Tama ako. Medyo nakainom din ako, pero I'm not totally drunk. So alam ko yung nangyari. Ang nagulat lang ako kasi, syempre, bigla mo na lang akong sinugod, parang nag-away tayo, physical. So, syempre, magkaibigan tayo. Actually, nag-meet tayo sa isang event dito sa BGC. So, we are very, very nice friend naman. Actually, you really love me and I love you too kasi you love my videos, my pasarela. What misunderstanding is, yung nangyari na akala mo kasi, sa assistant ko na akala mo minamaltrato ko siya, sinasaktan ko siya, or pinagmumura ko siya, sa totoo lang po, eto po ang totoo niyan. Lagi po kami nagsasakitan talaga, pero harutan po namin yon. Hindi lang po si Nadia, kasama din po si, ang isa kong assistant na si Roda, even though my younger brother, even though my mom, ganun po talaga kami magharutan, lalong-lalo na sa probinsya. Mga probinsya na kasi kami eh. So, siguro na misinterpret mo na akala mo binubugbog ko si Nadia, hindi po yung totoo. Kung nakita mo man yun na binubugbog, lambing po namin yun. Hindi po yung bugbogan na super seryoso po. Ganun po kami maglambing. In fact, ito po ang totoo. Mahal na mahal ko po ang mga assistant ko. Si Nadia, 3 months na po sa akin. Fresh. Si Roda naman po is 1 year na po sa akin sa January. Hindi po sila tatagal sa akin kung masama po akong tao. Sino po ba ako para manakit ng kapwa-tao? Wala akong karapatang manakit ng kapwa-tao dahil alam ko rin, pinagdanasan ko rin na kung paano ako saktan ng mga tao sa paligid ko dati, kung paano ako tumayo sa mga taong malulupit ang kamay sa akin. So, alam ko po, naiintindihan ko rin po yun. Tsaka, hindi naman po totoo, Andrew, na binugbog ko siya ng malala, na super eksena, tapos nag-umiyak siya, tapos sinabi niya na okay lang sa kanya kasi nga baka hindi ko siya baka bugbugin ko siya lalo sa bahay. Hindi po yung totoo, hindi po ako marunong manakit, 'di ba Nadia? Sabihin natin ang to nakakaloka, ang ganda-ganda ng kwento ko, nakakatawa ka. Kung nakikita nyo, nag-travel po ako ng Boracay, kasama ko po silang dalawa. I don't mind, sila po laging kasama ko, para ko na po yung family eh, yung dalawang to, si Nadia tsaka si Ruda. Para ko yung pamilya, kung saan ako, andun din sila, kung anong pagkain ko, yun din pagkain ko. Wala pong pagkakaiba na nagtabaho sila sa akin, pero tinurin ko po silang parang kapatid. Ngayon, kung imi-misinterpret nyo po yung pananakit ko, hindi po totoo yun. Hindi po ako nananakit ng tao. Sino po ako para manakit ng tao? Ang gusto ko lang po, laging masaya ang tao. Oo, nagkasakitan tayo, inaamin ko, Drew Fernandez, nagkasakitan tayong dalawa. Kasi nga, naloka din ako kasi you attack me na magkaibigan tayo, bigla mo ako nanakit kasi akala mo sinasaktan ko or minamaltrato ko ang kaibigan ko. Syempre ako naman wala akong alam, lumaban ako, nabigla ako. Syempre ikaw ba naman, kahit sino naman sigurong tao, 'di ba, bigla na lang may umatake sa iyo, may manakit sa iyo, syempre lalaban ka. Syempre lumaban din ako. Pinaglaban ko lang din ang sarili ko kasi nagulat lang ako, someone's attacking me straight away. Parang kaibigan ko to, bakit ko sa syempre nagulat na ako, nasasaktan din syempre ako, hinugot mo yung balabal ko, kung ano nang pinagagawa mo sa mukha ko. So, syempre, lumaban na lang din ako, kasi syempre, tao din ako, ganun po ako ang paninindigan ko sa buhay. Once may isang tao pong nananakit sa akin, wala po akong pakialam, syempre, lalaban po ako. Kahit man na wala man akong laban, at least lalaban ko, ipaglalaban ko yung buhay ko, karapatan ko yun. Syempre, inalagaan ko ang sarili ko para hindi po saktan ng ibang tao. I know, na-misinterpret. It's a big misinterpretation ang nangyari sa aming dalawa. Inaamin ko po yon. So, sana naman po, wala naman pong madaming kwento na sa nangyari kasi nag-enjoy naman po tayo that night. Hindi ko lang alam, syempre, nakainom tayo. Kasama ko si Nadia, nagaharutan kami. Kung nakita nyo po, lahat po ng Instagram story ko, siya po lagi laman ng Instagram story ko na nasa Boracay kami. Puro kami harutan. Minsan nga, napilay pa siya sa sobrang harutan namin, sa sobrang kahihilahan namin.
namin. Inaamin ko po yun, pati si Roda, ganun po kami, pati kapatid ko, ganun po talaga kami magharutan. So, pag nakikita nyo, akala nyo seryoso, kasi akala nyo, syempre, inisip nyo na nagtatabaw sa akin, akala nyo sinasaktan ko talaga, pero ang totoo po, mahal na mahal ko po ang dalawang assistant ko. Para na po silang pamilya sa aking dalawa. Hindi ko po yan nilalayo sa loob ko kung nasaan sila, andun ako. Hindi ko po sila kayang saktan ng ganun. Sino po ako para manakit ng kapwa-tao? Ngayon, humihingi po ako ng dispensa to Andrew. Merry Christmas and Happy New Year. Sa diwa po ng Kapaskuhan at New Year, humihingi po ako ng sincerely apologize po sa nangyari, kung ano man po ang nangyari sa ating kagabi. Nagkasakitan tayo, inaamin ko, lumaban din ako, sorry talaga, kasi hindi ko rin syempre napigilan ang sarili ko, tao din ako, may emosyon din ako pag nasasaktan, minsan lumalaban din po ako. Sana po wag na po natin palakihin ang issue, kasi ang kailangan lang po natin dito, lagi po tayong magkaintindihan, magkaunawan. Sa side po ni Andrew, pasensya na po, sorry po talaga sa nangyari. Alam niyo naman po ako, very comedy ako. So, kanina gusto ko lang po talagang baguhin na gusto ko pong very sincere lang po ang pagsabi ko sa inyo nito. Kasi alam ko, Andrew Fernandez, makikita niyo po ito for sure. Sana i-translate na lang ng boyfriend mo na sa'yo for sure. Alam ko po, ma'am, alam ko po... Alam ko po na hindi talaga tayo nagkaintindihan dito, pero sana po sa mga ibang tao dyan, wag na po nating palakihin ang issue. Wag na po nating pahabain ang issue, kasi at the end of the day, pareho po, both side po kami nasaktan sa pangyayari. Pareho po kaming sabihin na natin, nasaktan talaga sa pangyayari. So, wag na po nating palakihin ang issue to, kasi minsan talaga it happened sa buhay, minsan nagkakaroon tayo ng misunderstanding, nag-aaway tayo, para po yung pamilya, minsan nag-aaway-aaway tayo, at the end of the day, we are one big happy family, kailangan lang po natin ang magkaintindihan, at sana naman po, dun po sa mga utsusera, lagi sa may mga dagdag dyan na nagkikwento-kwento pa, wag na po nating sabayan sa kayano, sabihin nyo na po lahat ng masasakit na salita sa akin or kahit ano pa man yan, okay lang po. Tatanggapin ko po yun kung yun po ang ikakaligay ng ibang tao dyan. Okay lang po sa akin. Kahit ano naman pong ginagawa ko, kabutihan o nakakatawa, may tao pa rin pong hindi nakakaintindi sa akin, okay lang po. Pero minsan, gagawa lang po ako lagi ng paraan para ipaunawa ko po yun lagi sa inyo. As I said, tao tayo, lagi tayo nagkakamali. Kung nasaktan ko man ang side ni Andrew, pareho din, nasaktan din po ako. Hindi lang po ikaw ang nasaktan. Ayan, may mga scratches ako. Nagkataon lang po na siguro sa sobrang laki ng katawan ko, parang sobrang defensive ako na hindi ako matamaan ng sobrang bonggam-bongga. Pero sa totoo lang po, I get hurt din po talaga sa nangyari. Tao lang din po tayo, minsan nagkakamali din. Ngayon, so pag wag naman na po natin palakihin ang isyung to, kasi mag-New Year, kakatapos lang ng Christmas, dapat good vibes tayo lagi, masaya tayo lagi, 'di ba, Nadge? Si Nadja po, kung binubugbog ko po yan lagi, hindi po yan magtatagal sa akin 3 months. Sa totoo lang, mahal na mahal ko po yan. Kasama ko po yan kahit nasaan ako. Inaamin ko po sa inyo, nagaharutan kami, nagsasakitan kami, pero at the end of the day, para kaming pamilya. Hindi po yun seryosong sakitan talaga. Kasi ganun po talaga kami maglandian. Kahit po ang mga best friend ko, ganun po kami talaga magharutan, magsakitan. Kaya kung na-misunderstanding mo man, na akala mo sinasaktan ko, sa karamihan ng tao, ang aking assistant at minumura, mali po yun. Hindi po yun ang totoo. Pasensya na po. At humihingi po ako ng patawad sa lahat po ng nasaktan dito sa pangyayari po kagabi. Sorry po talaga from the bottom of my heart. Mapatawad nyo man po ako or sa hindi, ang mahalaga po, ako po humihingi po ng dispensa sa mga taong nasaktan, lalong-lalo na kay Andrew Fernandez, kasi tao lang din naman tayo, may pagkakamali po tayo. Again, wag na po natin palakihin ang issue, kasi ang diwa po ng Pasko ay para po sa mga kabataan, mag-share tayo lagi ng blessing at pagmamahal. Wala po laging hinanakit or sakit sa manang loob sa dibdib natin. Just share the love, peace,
And of course, always be humble to each other. Yun naman po talaga ang ano. Sorry, binago ko lang po ang ano ko ang video na to kasi gusto ko more sincere po. Ayoko ng comedy kasi po kanina nakakatuwa po talaga si Nadia habang nagsasalita ako. Super emote din siya, super natatawa ako kaya parang nagiging comedy side na naman po ako. Again, wala po akong karapatang, isa po din akong tao, wala po akong karapatang manakit ng kapwa, wala po akong sinasaktan, lalong-lalo ng assistant ko kahapon. Kung may nasaktan man, pareho po kaming nasaktan sa pangyayari. Ngayon, gusto ko lang pong batiin kayo ng Merry Christmas pa rin, of course, and Happy New Year to everyone. Magbigayan po tayo ng pagmamahal. Yun po ang ating laging i-share. The color of rainbow is peace. And of course, sharing the message of love. Yun po ang mahalaga. Pag may pagkakamali, kailangan isa sa inyo humingi ng patawad. Wala pong mawawala sa atin kung humingi man po tayo ng kapatawaran. Again, to the Fernandez family po, kay Andrew, sorry po from the bottom of my heart sa mga nangyari po kagabi kasi alam ko nagkasakitan tayong dalawa, nasaktan din po ako. Pero ako na po ang unang humihingi ng kapatawaran sa iyo. Peace be with you and Happy New Year po sa lahat. Diba, Nadia? Yes. Mahal na mahal ko po yan.